isang maganda at mapagpalang umaga mga bata. Ako pala si Teacher Irene, ang inyong makakasama ngayong araw sa pagtuturo ng asignaturang Araling Panlipunan na may paksang Sino Ako? Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin mga bata, maaari po bang umupo ang lahat at makinig ng mabuti? Magaling! Ngayon ay handa na kayong lahat sa ating aralin. Mga bata, pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na maipapakilala at maibibigay mo ang sariling batayang impormasyon para sa pagpapakilala ng pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan at iba pang pagpapakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Pakinggan natin ang usapan ng tatlong batang ito. Ako si CJ. Ako ay nakatira sa Cainta, Rizal. Ako naman si Job. Ako ay nasa unang baitang. Ako si Elena. Ako ay 6 na taong gulang. Ang bata habang lumalaki ay may mga batayang impormasyon sa sarili na kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang una ay pangalan. Pagkasilang ng sanggol, binibigay na sa kanya ng mga magulang ang pangalang dadalhin niya hanggang sa paglaki. Pangalawa ay edad. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdidiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Halimbawa ay si Marife ay 6 na taong gulang na noong 3 ng Mayo. Pangatlo ay ang magulang. Mahalaga sa bata sa kanyang paglaki na may kinikilalang magulang at may nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking mga magulang ay si Jose at Ana Alpe. Pang-apat ay ang tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa, si Benny ay nakatira sa Barangay San Antonio, lungsod ng Binian. Pang-lima ay paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang mga mag-aaral upang magkaroon ng kaalaman. Bukod sa mga ito, ay may ilan pang mga pagpapakilanlan at katangiang taglay ang Pilipino. Una ay kulay ng balat. Ang kulay ng balat ay isa ring pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Karaniwan sa kulay ng balat ng Pilipino ay kulay kayumanggi ng buhok. Karaniwang kulay at hugis ng buhok ng mga Pilipino ay kulay itim at tuwid. Subalit mayroon ding kulot at maiksi ang mga buhok. At ang huli ay ang mga mata at hugis ng ilong. Karamihan sa mga Pilipino ay singkit at itim ang kulay ng mga mata. Ang ilong naman ay di matangos, ngunit meron din namang matangos ang ilong. Ngayon mga bata, napakahalaga na iyong malaman ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili. Para sa inyong mga gawain mga bata, gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 6 sa pahina 10. Isulat ang inyong mga sagot sa inihanda naming answer sheet. Gawin din ang gawain ng unang linggo ng ating learning activity sheets. Hanggang sa muli mga bata, paalam!